Aliku, no aku namanya mono na kangkoy. Ganda. Konti. Po yung sabaw. Oh. Sige po, te-try natin. Tingi po ako nito. Ay, nanay. Sa ama ang kumoy ay tambong mako sa kasiya. Akala niyo may latik, pero walang latik yan ha. Asuka lang ang nilagay ko. Oo. Oh. So manguha tayo ng dahon ngayon ng saging dahil meron tayong lulutuin na ibalot natin sa dahon ng saging. Oh. Ano ba 'yan? Oh, yeah. Akapon. Yan anak ko. Yan. Sa kapatid ito mo po? Naman 'yan. Oo. Sa kapatid mo naman 'yan, pero yung isang malaking puno. Ito po, Mami? Oo. Pero yung isang malaking puno sa kabianan na niya. Oh. Kahit yung isa yan, oh. No, niyate. Yan, pwede yan. Yan. Pagdating sa mga ganitong bagay, mga kabayan, pag nangunguha ng dahon, kailangan ako. Kasi, ito po. Opo, yung isa pa. Hindi nila kaya yan ni Mami D. Ako lang talaga ang gagawa niya. Yan yung unti. Ito na eh. Pwede ito yun. Ayan pala. Ito po. Oh, ito na lang mga kabay yung gagawin namin kasi hindi namin nahanap yung ampalaya. Naligaw ang ampalaya. Naligaw ang ampalaya. Nandito yung nakahanap ng ampalaya pero ang ampalaya ang naligaw. Hindi na umuwi. Oh, hindi na umuwi yung ampalaya. Or nagtago talaga ang ampalaya kasi bitter siya. No. Oh. Masyado siyang mapait. Yes, sana kaya lang ano. Ay ito. Mababa lang. Sa gold tank ko itagayin. Hati. Samas na. Hoy! Hoy! Kambing. Akala ko kuduha. Ikaw naman. Hoy! Adios! Ano, wala nang makuhang binhi. Ay, puro pala ano. Di bale, meron naman. Di bale, pwede naman yung... Meron naman sa ano. Naman pwede. Ah, yung isang yan, anak ko. Ha? Oh, yeah, boy. Dati suman. Oh, yeah. Dati suman. Oh, yeah. Pwede na yan, anak ko, o makanan? Kulang pa po yan. Ha, kulang pa. Makanya ning kambing areni. Kaya talaga. Ining balamu suman. Yan. Yung isa rin anak ko. Dito naman yan. Yan. Hindi na kukunin yung sa gitna? Huwag. Kasi tutub. Ano yan? Ito na lang isa. Last na to. Oo. Tara. Saan tayo magsiga? Kito. Diyan lang. Ating auntie na. Hindi, inuulim ayun yata. Ayun pala, oh. May tuyong dahon. Ah, oo. Oo. Hmm? Ito yung pang init natin dito. Opo, kasi di po siya maano. Hindi natin mababalot po yan. Kaya hindi mapunit mga kabayan, kailangan ganunin natin. Ayan. Ayan. Ako na po, Nanay D. Ako na po. Maano, mapaso. Ako na. Aray ko, anak ko. Ako na. Ay! Masiba na. Napasok ha? Hindi naman. Hindi kayo marunong eh. Hindi na.
Ati. Mag-alis ka, oh. Dedo ba man? Anak ko, sandali. Masugatan ka pa. Patayin mo na yan dyan. Lalo kung inilagay niya yan, hindi, ang laki na. Oo. Hindi marunong. Dapat uwasan tayo. Eh, may pinamang gawin ang tiyan. Ito, apa. Po? Sabi ko po, baluga kami. Kasi walang araw-araw naggagawa ng kain. Ang alam lang namin, madam. Kumain. Ilalaga, kumakain. Kala ko ang alam nyo lang kumain. Ilalaga, iiyaw. Opo, hindi ganito. Opo. Ngayon, natuto kayo sa akin. Paano kaya gagawin, madam? Wala ka namang sangkap, mga asin. Tama, opo. Saka, saan ka kukuha? Mahal. Iyaw mo na lang. Ang ibili ng asukal, bili na lang ng bigas. Ibili ng asukal, bili mo na lang asin. Madam ko. So, ayun mga kabayan, no? Taga-bundok daw sila. No, meron sila mga pananim, nandito na lahat. Hindi pa lang magagawa, no, yung paggawa ng suman kasi nga yung pambili nga ng sangkap wala. Ibili lang nila ng asin, bagoong, toyo, bitsin, lahat, no. Matagal na nilang ubusin yon. Siyempre nandito tayo, unti-unti natin silang patikimin ng mga hindi pa lang nakakain, no. Pakakainin natin sila. So abangan niyo po mga kabayan kasi marami pang mangyayari dito. No, kahit taga rito sila mga kabayan, pero hindi pa nila ito nagagawa na sila lang. Kaya ayan, sige, dito tayo. So, mga kababayan, ito na. Magtalo pa ko si yung anak ko doon sa ano, daon ng saging. Ha? Hindi naman pala anak ko eh, okay. Hindi naman. Maganda, no? Oo, maganda. Tulong-tulong kami para mabilis. Kasi nga, may pinuntaan pa kaming ibang inano niya. Bayan. Bayan na tinulungan niya. Tiningnan niya kung maayos ba o ano. Hindi rin masyado. Akala nila hindi na sila babalikan. Titingnan. Sabi niya, ayaw mo mag-ihaw ng kamuting kahoy. Po. Kasi nga, sabi ko nga, doon, ang daming kamuting kahoy, wala namang mga tao, paano kami kukuha? Ayan po mga kabayan, nagbalat si Mami D and Nanay Nida.
So kailangan i-prepare ko rin 'tong mga kabayan para pag nagagad-gad 'yan ay madali na lang. Igagad-gad pa po natin 'yan. Oo. Opo. Ano ba itong anak kong makakamuting kawin na to? Mga haba. Palibasa, wala akong tinanim ng kamuti. Alin po? Ang haba nitong kamuting kahoy na ano? Malalaki? Oo. Kanya-kanya silang style sa paghawak ng kutsilyo, pagbabalat. Can I help you? Malilimutan ko pa ba aking mahal? Wow. Galing. Meron ko yung senior. Ang meron yung senior, sir. Sorry. Hindi. Mga tulig. Kaya ngayon ang aking dibdib. Kapag nandito na si Madam Aquino, marami nang aming ginagawa dito sa bundok. Nalalaman namin ang hindi namin ginagawa. Alam namin ay iiyaw ang kamuti. Kaya ngayon gagawa kaming suman. Sukurugay. Nag-igib. Alam mo naman, tol, wala tayong poso. Malayo ba ang tubig dito? Kung wala kang motor, hindi ka makainom. Ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdam ito? Ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo. Duyet ay wala na sadyang tunay, sadyang tunay na mangyari sa puso ko. Matiis mo rin sinta, maglaho sa mundo. Gabi at araw ay laging na lang ako'y nagdarasal at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirang. Ay wala na, ako'y wala na, at tayo'y di na magkita. Mga bakas nang lumipasinta ay lagi kong maalala. Isa buta. Gabi at araw ay laging na lang ako'y magdarasal at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirang. Kung ito'y ay wala na, luhay, di na magkita. Tutunay mo dito? Mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong naalaala. Bam! Bungang sintay ulilain, sino pa kaya ang tatawagin? Kung hindi,
Si Neneng gugiliw. Naku, kailangan layo sa piling. Nag-i-echo ang boses ni Nanay Mami Nida, ay Mami Pilya. Pinipilit ko rin pararating. Wag lamang sabi mo'y di kita minamahal. Sinisinta kita, kakulikibo, akala mo yata mata ako'y nagbibiro. Saksin ang langit, pati na kanduro. Puputok ang puso, puputok ang mundo. Ako puso eh. Ako ang kawawang koboy. Wow. Ang pinanang halihang ko'y laging kamuting ka. Kahoy. Oh. Ang atikot kuya, nanay, tatay at lola ng buong pamilya. Silang lahat ay hindi koboy. Ako'y nag-iisang palaboy. Ang aking kabayong dala, may butonis pa. Ako ang cowboy, palaging nag-iisa, ang kabayo ay walang paa. Ako ang cowboy, busa wala namang pera. Ang aking drip ay panty ay butas-butas na. Ikaw ang ligaya ko, ang puso ko'y tapat sa'yo. Sana'y maniniwala ka, ay walang iba kung hindi ikaw. Ikaw ang ligaya ko, ang puso ko'y tapat ng magmahal. Sana'y maniniwala ka, ay walang iba kung hindi ikaw. Limot ko ng lahat kung hindi ikaw ay nagbago. Sana'y limot ko na kung nakita ka ay minamahal kita. Ikaw ang ligaya ko, ang puso ko'y tapat sa'yo. Sana'y maniniwala ka, ay walang ibang minamahal. Ito, kanina mo. Amen. Ito pa. maganda mada, sir. Maganda, sir. Wow. Isa pa. Wow. Ito pa sana, isipang kaya pa. Iibig kita, sinasamba kita, manalig ka sinta, ikaw ang tangi kong ligaya. Ano ang hirap ko? Ano ang hirap ko? Napapawil ng dahil sa'yo. Nanaising ko pa ang pumanaw kung lilimong kauirang. Abituya. Kailangan kita sa aking buhay. Kailangan kita, o hirang. Hindi ako maring mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kung mawawalay ka sa piling ko. Kung mawawalay ka sa piling ko. Kababayan, yun ang awit ng pagod. Pasensya na lang po kababayan, yan ang awit ng katutubong pagod. Ligaw na ligaw. Talagang simula sa pulmahal kita, lawos bayo. Malalaman mo. Walang wala sa loob ko. Naiiwanin mo. Buong akala ko'y Hanggang wakas. Bakit biglang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwala naman ako. Ang ligaya ko.
Sa piling ng iba. Sa piling ng iba. Kung ang langit mo. Ang langit ko. Langit mo. Pututol niya lang doon. Tinutol niya, sir. Naku po. Huwag mo putulin. Bahala na ako. Kasi akong driver, eh, no? Sige. No, sir. Love me now and forever. Love me now, I'm about to get. Send or leave me, my darling. Love me now and forever. So ayan po mga kabayan, gadgarin na natin. Pero kailangan dahan-dahan maggadgad mga kabayan ha. Kasi pag nabitawan mo, yung kamay mo ang magagadgad. Nako. Dahil napakatalas yung mga kabayan, no, talaga mabubungi talaga yung kuko mo. Matanggalan ka ng kuko. Kaya dahan-dahan lang ang paggadgad. Ito ang pagka sarap-sarap ng kamuting Bagyo. Ito yung ano, kamuting Bagyo. Nakita ko kasi sa kanila. Tumatayo yung balahibo ko, baka mabitawan ko. Sino kaya ang nakarelate dito sa ginagawa ko mga kabayan? No? Danas nyo ba ito? Ako, danas ko ito mga kabayan. Kahit dumudugo na yung mga daliri ko, tuloy pa rin sa paggadgad. Dahil kailangan namin magsuman, magputo, para meron kaming merienda. So, dalawang klase ang lulutuin natin ngayon mga kabayan. Kamuting kahoy at kamuting baging. So ayun po mga kabayan, pigaan na natin ng bahagya lang, no, kasi hindi naman to pang puto. So bahagya lang yan, may tubig para matanggal lang yung katas niya. Yan, konting-konti lang piga. Naghugas na ako ng kamay ko mga kabayan ha. Kanina pinhugas ng hugas. Wala ng gloves yan. Nandito tayo sa bundok. Ayan, lagyan natin ng asukal. Tapos the best din dito sana mga kabayan ay may niyog, no? Or may condensed. Kailan po mga kabayan, tama na po muna na yun. Walang ref dito, no? Masisira, maglalaway ka agad. Pwede lang yun siya maglagay ka ng niyog kung makain mo ka agad kung meron ka ring freezer. So pwede siya mga kabayan. Pero katulad nito na siyempre mag-iiwan din tayo dito sa kanila. No, wala silang ref dito, maglalaway, mapanis, sayang, kaya ito lang. Optional na lang po yung mga kabayan. Kailangan siyang ganunin kasi para ma-absorb at kakalat yung asukal. Para ma-mix ng maayos. Kasi kung kusirahin mo yan, hindi mo lamutakin. Tapos ibalot mo na, sir. Tapos ibalot. Yung iba matamis na part, yung iba naman matabang. Kasi di maayos. So ganyan lang siya kasimple mga kabayan. Yan, ganyan lang siya kasimple. Oh. Yan. So ngayon, Nanay D and Nanay Neds, alam nyo na po kung paano gumawa ng suma na kamuting kahoy. Ha?
Kasi sa inyo madalas ay ilalaga lang po. Ngayon, kahit pa paano, may idea na kayo. Pag may pambili kayo ng pangsahog. Sa kamuti naman, kamuting bagi naman, ganun din po. Ganun din po. Opo, igagadgad lang, tapos ganyan. So, ayan po mga kabayan ha. Yung iba dito, yung mga kababayan natin, marunong na. Alam na nila to, lalo na pag yung laking bundok na tulad ko. Nako, relate na relate dito sa ginagawa ko. At higit sa lahat, matatakam sila sa ginagawa ko. Mamimiss nila eh. Kasi sa ibang bansa, hindi ko sure kung merong ganito. No? Hindi. Kung meron man siguro, mahal at hindi na rin nila magagawa dahil sobrang busy na nila. Hindi na nila mahaharap. Sabi ng mga nasa Amerika. Hindi na nila mahaharap yan, yung mga ganito. Saudi, saka yung dahon din, saan sila kukuha. At saka isa pa, napaka busisi din gagawin. Wala na silang panahon magsige ganito. Kaya natatakam sila. Yung iba nga, yung luto natin, Diyos ko. Sabi nila, ano ba yan? San kaya ako makahanap ng ganyan at bibili ako, Diyos ko. Naghanap pa sila, pumunta pa sila sa market. Naghanap sila dahil natakam doon sa niluto nating nilaga nating mani. Wala naman pong nabili na nila. Meron na mapunta sa ibang bansa, kaya lang. Opo, mahal. Mahal. Opo. Eh, lalo na yung mga narsis. Bising-bisi. Sa Amerika, walang nagtutunga nga lang. Ah. Bawal ang tunganga doon. Bawal time is gold. Philip, dito lang sa atin ang... Maraming tunganga. Kuyakoy. Sige lang tunganga. Sa Amerika ako, bising-bisi ako. Noon, nung nasa Amerika kayo? Oo naman. Ano yan? A few moments later. So ayan po mga kabayan, kamote na naman, inabot na tayo ng gabi. Okay lang, sanay naman tayo dyan. Sige po, boss nyo po, Nanay Needs. Ngayon naman, first time ko gumawa ng kamuting baging na gawing suman. Lahat, try natin. Yung hindi natin kayang gawin, subukan natin para malalaman natin kung kaya ba natin o hindi. Ganun ako eh. Kahit hindi ko kaya talagang ginagawa ko yan. Lagay niyo po, my needs. Kulay, ano kasi mga kabayan, kulay purple yung kamuting baging, kamuti yung binili natin, kaya ganyan po yung kulay. Mas masarap po ito mga kabayan gawing suman kasi may kulay. Ayan. So lamas-lamasin lang siya. Tamis na malam. Tamis na. Ayan, pwede na yan. So ayan po mga kabayan, balot na naman tayo, rush hour. Kasi gabi na po. May isang oras lang yan. So balot na naman. Hugas muna ako ng kamay. Gabi na naman tayo. Opo, parehas din po sa ano. Okay lang, at least nagabihan kami dito na sa bahay ni ano, ni Mami D. Hindi yung gagabihan kami na minsan nasa bundok pa, bababa pa lang. Dito okay lang kasi dito na kami, di ba po, Mami D? Kahit parang naglalaro ang mga bata, magandang ito ang aming ginagawa. Tunay. Kapag naluto na ang kamuti, ginawa ng suman para bang may kakainin. Amen. Tayo. Dahil gutom tayo.
Bakit apo? Ikaw ay umiga dyan. Gagapangin ka ng utang. Mga langgam. Kayo'y gagagatin. Gagagatin na nila. Kami nakatayot, nakaupo. Kawawa, magagagatin na sila dyan. Bahala ba kayo? O dyan ay gagagatin ng mga mapangalanggam. Ayan po mga kabayan, sinalang na po namin habang nagaantay. Dito muna kami. Dahil niras na po namin yan. Ay, Nanay Needs, wag na po. Ano na po yan dito? Ganun nyo na po. Wag nyo nang anuin. Mapapagod kayo. Umamaya na po yung iba. Kasi marami pa namang apoy. Wag nyo nang anuin. Yan, ganyan nun na. Ganun naman din eh. Kasi maluwang naman. Yan. Tama na. Pahinga na po kayo dito, Nanay Needs. So, ayan po mga kabayan. Hindi po namin kasama si Nanay Miling dahil nasa ibang bayan po at malayo po yun si Nanay Miling. Kaya, minsan, pag yung magkakasama kaming silang tatlong Marias, pinupuntahan pa namin. Bali, 2 oras po balikan. Malayo po si Nanay Miling. Kaya mahirap po talaga. No? Mahirap. Depende po talaga sa oras at layo kung mabalikan natin o hindi. Nakadepende po. Kaya wala ngayon si Nanay Miling. Ito, magkakapitbahay lang po dito. Iisang lugar lang sila. Kaya madalas sila pong dalawa magkasama. Ayan, nagsama pa rin po si Mami D and Nanay Nida po mga kabayan. At nandito kami muli. Nanay Needs and Mami D. Dahil marami pa rin natutuwa sa atin, sa inyong dalawa. Dahil si Nanay Nida, no, magaling din, nandito palagi, tumutulong. Takbo doon, takbo dito. No, kung anong pwedeng maibigay dyan sa mga karpintero natin, ginagawa, nagluluto dito. Naghahatid ng merienda kape. Si Mami D naman, ayan, maraming pinapasaya din ang mga kabayan natin. Kanta doon, kanta dito. At marami natutuwa. Kaya walang humpay yung mga biyayang pinagkaloob sa atin, ating Panginoon. Nung nandiyadyaan po talaga yung ating mga kababayan, yung ating mga sponsors na talaga nakikita nila. No, kahit hindi natin hihiningian, pero puso silang nagbibigay mga kabayan. Dahil pinadama nila yung pagmamahal. No, lalong-lalo na sa ating mga seniors na mga kabayan. Sa bagay, ay mga seniors din halos yung ating mga sponsors po mga kabayan, kaya nakaka-relate sila sa mga ginagawa natin. Kaya pasasalamatan at ipagdasal na lang po natin mga kabayan, nawa ay bigyan pa sila ng mahabang buhay at maraming biyaya, dahil alam naman natin kung gaano ka busilak yung kanilang puso, no, kung gaano sila mapagbigay sa mga kabayan natin. Kumbaga ay hindi nila matitiis, no, talaga nangingibabaw yung pagmamahal nila sa mga kababayan natin. Okay? Siyempre, may nagpaabot po ng pagmamahal. Anonymous sponsor from Halifax, Nova Scotia, Canada. Kung hindi po ako nagkakamali mga kabayan. Yan, nagpaabot kay Mami D ng 4,000 para sa pabahay. Mami D, yung 4,000 po para sa pabahay. Sabi ni Ma'am, yung ating anonymous sponsor. Salamat. Tapos, kay Nanay Needs ay meron siyang 1,000. Ayan po, Mami Needs. And then, yung 2,000 para po sa team. No, bali 7,000 po yung padala niya. Okay. Ang 4,000 sa pabahay ni Mami D. Yung 1,000 kay Nanay Needs. Yung 2,000 para sa team. So, hindi pa namin nagagawa. Hindi pa namin na-merienda. Soon, mamimerienda po namin yon. Tapos, may nagpahabol po mga kabayan from Ma'am Milagros. Tinan po, nakalkal ko yung PayPal ko po mga kabayan. At meron po palang nag-send doon ng cash
na 2,600, no? At para ito kay Nanay Nida, no? Galing po kay Ma'am Milagros, 2,600. Oh, Nanay, 1,226 po yan. Galing po yan kay Ma'am Milagros, yung 2,600. Yung 1,000 naman po, galing po kay anonymous sponsor from Halifax, Nova Scotia, Canada. Maraming salamat po, ma'am, sa mga padala ninyo. Sana po, hindi po kayo magkakasakit hanggang makauwi po kayo ng Pilipinas. Sana po, makahintay din po kayo ng 100 edad. Yan po. Lahat po kayong mga sponsor na nakita ko, nakilala ko dyan, sana po. Kailangan umabot sila lahat ng 100. Kailangan makaabot po kayo ng 100. Yan po. Kasi ang mga lolo ko, mga lola, ang lola ko sa tatay, hindi nakaabot kasi ninervyos sa gera. Ang lolo ko naman, nasugatan daw dito, nagluluto ng pagkain ng mga, ano ba yung mga Amerikano? Amerikano. Nagluluto ng itlog. Nagluluto ng pagkain nila. Guerrilla. Guerrilla. Oo daw. Nasugatan po. Tapos, tatanga-tanga naman ng mga sponsor nilang Pilipino, hindi inayos ang papel ng lolo namin. Kaya hindi nakasali sa sponsor 100. Sponsor ng mga guerrilla sa veterans. Sabi ka, sayang. Oh, sayang nga. Sabi malaki sana yung veterans yung sweldo niya. Dumating yung Amerikano pension. Dito. Sayang. Malaki sabi pag veterans kasi pension malaki. Opo. O kaya ipagdasal natin sila, siyempre, paano ba abot yung 100 yung edad nila, ipagdasal natin sila. Kaya sana kahit po. Hindi tayo bigyan ng biyaya, o kahit isang beses lang tayo bigyan ng biyaya, ipagdasal pa rin maligaya natin sila. Maligaya na kami, kahit hindi nyo kami, sakali hindi nyo kami maabutan, maligaya na po kami at nakilala nyo kaming mga Aita. Talaga pong kami po ang pure Aita. Walang mix. Ngayon lang po kami, nagkamix sa mga anak namin. Nagsipag-asawa sila ng unap. Yan po. O hindi lang sponsor ang ipagdasal natin. Lahat, yung mga, lahat viewers, mga viewers, subscribers, followers, YouTube members, lahat sila ipagdasal natin. Kahit hindi, kahit pala buladas po ako, naisasabi ko po sa sarili ko, sana po, Panginoon, ang bansa namin, huwag ninyong pabayaan. At ingatan niyo po ang lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Okay, yun po ang nasasabi ko po. Huwag po ninyong kalimutan. Subscribe po kayo. Yan po. Mga anak ko, kapatid, magulang, sana po, maraming salamat kung magustuhan niyo po kami sa aming kabuladas na ito. Maraming salamat po. Sana hindi na babalik sa atin yung COVID na yan. Huwag kayong magsawang manunood sa buladas ko. Kahit pangit po ako, siguro naman maganda ako sa paningin ninyo. Yan po. Maraming salamat po sa ma'am sa bigay ninyong grasya sa amin po. Kaya ako din po, nagdadasal po ako. Kayo po mga sponsor kay Madam Aquino, Loren Aquino po. Sana po hindi po kayo magsawa nang magbibigay tulong sa amin po. Maraming salamat po, mga ma'am. Sana po, huwag kayong magkasakit at maaabutan ninyo ang 100 ang edad ninyo po. Ako rin po, sana po, hindi po ako matatamaan ng COVID. Sabi nila kanina po sa akin, ma'am, meron na naman daw pong bababa ang COVID. Pero ang Panginoon, hindi namin bibitawan. Lagi tayo lahat ng magdadasal po sa Panginoon para maaabutan natin po ang edad natin po. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal sa inyong ganitong puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Naway ibigyan pa po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway ibigyan pa po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganun, marami pa tayong mapasaya at mabigyan ng biyaya. Ali ko, no, ako naman niya muna na kangkuha. Ganda. Konti. Sige po, try natin. Tahingi po ako ni Mama. Ay, nanay. Tumataas sa amaang ko mo. Ay, tambang mako sa kasilya. Malay po atin. Pati bigyan sa Isa lang.
Napudot. O kay sarap ng mabuhay sa daigdigan, lalo na kung walang tigil ang pagsusuman. Nang madama ang ligaya, anong sarap? Ito na. Nalimot ko. Natin sa akin mayroong tadhana. Melo po? Mami D, tikman nyo po yung kamuting kawi na baging na suman. Ah, ganun ba? Opo. Kasi first time yung makatikim na ganyan. Kasi ano, iniihaw nyo malagkit. Lang. O, di ba? Malagkit po yun. Akala mo. Kano yung ube? Oo. O ano? At saka malagkit niya bigas. O, kano yung malagkit, no? Para lakatambaman. O, patula. Ano, masarap? Masarap nga. Kasi sarap. Diba? Kaya, kung tapos, may ang kulay mga kabayan, o, oh, tinan nyo po yung kulay. Akala nyo may latik, pero walang latik yan ha. Asuka lang ang nilagay ko. Ano? Oh, ayan po mga kabayan, kamuti tong baging. Ayan. Ayan, ayan po yung itsura niya mga kabayan. Oh. Pasana natin. Ayan. So, akala mo may latik, pero wala po yung latik. Then, ito naman yung kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Ayan po. Oh, ayan. Oh, di ba? Magkaiba ang kulay. Kulay yellow and then kulay brown na parang may latik na po mga kabayan. So, ganyan po ang ating suman for today. O, oh, for tonight na pala kasi gabi na. O, oh, ayan. O, oh, ayan. Luto na yan. Tikman ko yan. Para din siyang malagkit. So, lipat natin kasi kung may sabaw, di natin malalaman, no? Kasi, yung bandang ilalim niya, yung kamuting kayo, yung bandang ibabaw. Kamuting baging. Kamuting baging. Ang sarap din pala. Masarap yan na, eh. Kamuting, lalo na pag malamig yan. Kamuting galing sa Baguio. Ganyan ang dinasyon sa mga aita. Tinanim naman ang mga aita na ko. Mayroon pang kulay patatas. Opo. Doon sa dulo. Hindi lang natin sila nasuutan. Yung nasumalubong sa'yo, yan ang mga nagtanim ng kulay patatas. Sila nandun, toring eh. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap ng gawa ng Tagalog. Ang mga baluga. Ang mga baluga, hindi alam ito. Ang alam nila, iniihaw lang. Para iinom ng tubig. Pwede palang ganyan eh, no? First time kaming nakatikim ng uman ng kamote. Yan po. Kamuting baging. Kamuting baging. Kamuting baging. Totoo yan, anak ko. Ang kamuting baging ay iiyaw lang sa apoy. At saka ilalaga. Mm. Ganito pala, magawa rin suman. Parang malagkit, no? Parang malagkit. Oh, parang malagkit na bigas. Pagtanda ko na po ito, mga kababayan, ngayon ko pa lang po nakita yung suman ng ang kasaba, kamuting baging. Oh, di ba? Kahit walang inyog. Umapin naman naman yun, kahit walang inyog po. Ayan, so ayan po mga kabayan, natikman nila. Yung hindi pa na natikman. Manyaman niyo po. No, manyaman pala daw mga kabayan. Okay, sige. Manyaman, kababayan. Oh. Manyaman. Ubusin niyo po yan, ah. Bukas na kayo. Oo.